Good day mga ka-KJ at welcome back sa aming channel. Ngayon ay gagawa tayo ng masarap na dessert na pwedeng-pwede nating gawing pangnegosyo gamit lamang ang kaunting ingredients. At pwedeng-pwede nyo rin itong gawing panghanda lalo na sa mga okasyon at selebrasyon. Kaya kung interesado ka sa video na ito, keep on watching po at ang complete coasting natin ay nasa end lang ng ating video. Pero bago natin simulan, please subscribe our YouTube channel. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming video. Kaya tara, simulan na natin! Una ay gagamit tayo ng 200 grams crushed curry ham. Pwede rin kayo gumamit ng Marie biscuit or Oreo. Gagamit rin tayo ng 3/4 cup melted butter or margarine. Paunti-unti lang natin itong ihalo sa crushed curry ham at haluin lang natin ito ng mabuti. Kapag tuluyan ang naghalo ang dalawa nating ingredients ay pwede na natin itong ilagay sa ating paglalagyan. Gagamit ako ng 3.5-ounce salad cup at pwede rin kayong gumamit ng kahit anong size ng cup. Maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon of curry ham mixture sa ating cup. Kapag nalagyan na natin ito lahat, ay iset aside na muna natin ito. Sunod naman ay gagamit tayo ng 25 grams jelly powder. Ihalo lang natin ng 2.5 cup of water. Sunod ay ang 410 ml evaporated milk or fresh milk. Ilagay na rin natin ang 390 ml condensed milk. Gagamit rin tayo ng jelly cream corn. Pwedeng-pwede rin kayo gumamit ng wool corn. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa tuluyang madissolve ang jelly powder na ating ginamit. Lutuin lang natin ito over medium heat hanggang sa tuluyang kumulo ang ating mixture. Continuous lang sa paghalo para maiwasan natin yung pamumuo ng powder na ating ginamit. Ngayon ay pwede na natin itong hanguin at ilipat sa ating paglalagyan. Ngayon ay ilalagay na natin ito sa ating ginawang cup. Kapag nalagyan na natin lahat ng cup, ay palamigin muna natin ito. Pwede nyo na itong ilagay sa chiller para mabilis itong lumamig. Ngayon ay gagamit tayo ng 1 cup of crushed curry ham. Ilalagay lang natin ito sa ibabaw ng ating ginawang dessert. Sunod ay gagamit tayo ng jelly wool corn. Ilalagay rin natin ito sa ibabaw ng ating ginawang dessert bilang isang toppings. Kapag nalagyan na lahat ng cups, ay pwede na natin itong ilagay sa chiller at pwede na natin itong iserve at ibenta. At ito ang mga ingredients na ating ginamit.
Ang total ng nagastos natin ay 225 pesos kasama na dyan ang ating cup. Ang nagawa naman natin ay 20 cups. Pwede natin itong ibenta ng 20 to 25 pesos. Ang magiging presyo ng inyong ibebenta ay nakadepende sa presyo ng ingredients sa inyong lugar. At ngayon ay magte-taste test tayo. Titikman natin kung gaano kasarap ang bagong dessert nating ginawa. Siguraduhin lang nating malamig na at na-chill na natin ito bago natin ito ibenta. Para mas lalong sumarap at mas lalong magustuhan ito ng inyong mamimili. Ayan o, mukha pa lang ng ating dessert, siguradong masarap na at magugustuhan ito ng inyong mamimili. Napakasarap niya at tamang-tama lang ang kanyang tamis. Nag-blend yung lasa ng crushed graham at yung cream corn na ating ginamit, kaya ang lasang-lasa mo siya talaga. Kung gusto nyong tumamis pa ang dessert na ito, mag-add lang ng condensed milk. Pero sa tingin ko, ang pangit na ng lasa kapag nasobrahan ito sa tamis. Pero nakadepende pa rin ito sa inyong panlasa. Kaya kung naki-curious ka kung anong lasa ng dessert na ito, ano pang inihintay mo? Subukan mo na ito. At siguradong hindi ka bibiguin sa sarap ng dessert na ito. Paalala ko lang ulit guys na kung kayo ay nagbabalak magbenta nito, ang magiging presyo ng inyong ibebenta ay nakadepende sa presyo ng ingredients sa inyong lugar. Kadalasan kasi merong ingredients na mas mura sa amin at mahal sa inyo. At yung iba palang ingredients na ating ginamit gaya ng whole corn at melted butter at crushed graham ay hindi naman natin naubos kaya kaya pa nating gumawa ng ilang cups nito. At sa mga nagtatanong kung saan ba nakakabili ng ganitong cup, pumunta lang kayo sa malapit na pastry shop sa inyong lugar at pwede rin kayong bumili sa Shopee at Lazada. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aming video. Sana po ay mas lalo pa tayong dumami at para madami pa tayong matulungan sa pagninegosyo at paggawa ng dessert. Maraming salamat po sa inyong lahat at keep safe po. At ngayon ay mag-shoutout tayo ng mga YouTube friend natin. And please subscribe our YouTuber's friend, Thousand Gills. Lolopel TV. Brad Diaries. DJ Honey Ding. Jake FH Breeder. And also, Kaye'J Channel. Huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming video. Kaya ito ang Kaye'J Channel, Negosyo Recipe for You.